guys. Welcome. Pero ngayon, naramdaman natin ang pagpasok ng summer. So, malapit na mag-April. I mean, ilang days na lang, April na ako. Diba? So, talagang ramdaman natin na ang init sa tag-araw. So, ngayon, nasa bahay lang ako. At talagang ramdam ko ang init. So, pag ganitong mainit, diba, hindi ka komportable? Paano ba tayo magiging komportable sa ganitong tag-init lalo na pag nasa labas tayo? So, just keep on watching, guys. So, i-discuss natin. Mayamayala. Welcome. So, today, ang pag-uusapan natin is yung tungkol sa ano ba yung mga way na dapat ay maging cool pa rin tayo kahit na nasa labas tayo or nasa loob ng bahay. So, ngayon, may isa akong i-share sa inyo tungkol sa ano ba yung mga dapat nating dalhin or gamitin pag nasa labas tayo para maging komportable tayo sa ganitong panahon natin na sobrang init talaga. Ayan, katulad niyo, ramdam ko na umiinit na siya talaga dahil start na rin ng bakasyon ng mga bata. So, ibig sabihin, summer is just starting now. Diba? So, yun. Anyway, pag-usapan natin yung ano ba yung mga dapat nating dalhin. Ako kasi, sa aking everyday na routine, pag pumapasok, lagi akong may bit-bit na ito. So, ano ba ang laman nito? Pag-usapan natin. So, siguro ito, yung laman nito, sabihin na natin makakatulong sa inyo para maibsan. Naks, Tagalog ito lang. Maibsan ang inyong pag-iinit. Parang asama naman. Para maibsan or malesan yung pagiging mainit. Maliban sa pagdadala natin ng pamaypay, yan, at lagi nasa bag ko to. Or, kung usually kasi uso na itong yung ganitong electric pan na china-charge. So, iba-ibang size din meron ito. So, meron na rin siyang maliit. So, ito, unang-unang labas pa itong nabili. Nabili ko to sa SM worth. Mahal pa to nung nabili ko. Worth $299 nata. May discount lang sa Advantage card. Sa SM ko ito nabili. So, ang tagal na nito. So, ito, china-charge lang. Pero hindi ko ganun din dinadala kasi nga mabigat. So, naghahanap ako ng medyo maliit. Pero itong pan na to, lagi ito nasa bag ko. Yun. So, lumalda sa aking bike. So, ngayon, nasa bahay lang ako. Wala akong ganitong makeup. Meron naman kahit konti, di ba? Makita naman. Nagsuot lang ako ng nagsuot. Meron lang akong konting BB cream, tsaka lip tint. At tsaka yung kilay ko. Yan. Nalisa ko ng kilay. Yan. So, balik tayo dito. Ano ba ang laman na itong pouch na to? Usually kasi, nakaseparate yung... Siguro gagawa din ako ng vlog regarding sa what's in my bag. Separate kasi yung aking makeup kit dito, tsaka yung wallet. Yan. Madaming pouch yung bag ko eh. So, hindi ko lang mapakita dahil hindi ako prepared. Pero ito, binunot ko lang ito sa bag ko. So, ano nga ba laman nito? Sabihin na natin ang laman nito is, yun nga, makakatulong sa atin na malesen yung pagiging uncomfortable sa ganitong panahon na init. So, ano ba laman nito? So, pakita natin. First, meron ako palagi sa bag na tissue or wet ones. Wet ones. Ito yung isang SANICARE na nabanggit ko sa una kong video na may second haul. So, ito yung SANICARE cleansing wipe with aloe vera. Ito, hindi ako namakawala ng wipe sa bag. Dahil pag, alam niyo na, pag ganito mainit, pag ganito mainit talaga, hindi ako gaano nagwe-wear ng makeup. Kasi nga, gusto ko talaga malamig. Ayoko nung may powder on. Talagang, kahit magsuot ka, mawawala at mawawala yun dahil sa sobrang pawis at oil up ng aking mukha. So, BB cream lang ang ginagamit ko or moisturizer. Yan, so ito, wipes, meron ako. Siyempre, meron din akong pang black dahil may BB cream na ako, diba? So, hindi rin ako nawawala na ito sa mga bag ko. Ayan. Then, third, ito. Favorite ko ito ngayon, diba? Kapulay ko pa. Si BELO Tinted Sunscreen. So, dapat, lagi kong sinasabi sa inyo guys na dapat meron tayong protection sa skin, sa balat. Lalo na ngayong tag-araw. Kailangan meron palagi tayong sunblock or itong sunscreen protection. So, ito, lagi ko itong bit-bit kahit saan. Either yung ibang product na may sunblock or ito. Yan, hindi nawawala sa aking pouch. Then, third, bukod dun sa meron din ito. Ito rin na hindi nawawala sa bag kong moisturizer nito. Ito, napakadaming silbi. I mean, ang dami niyang pwedeng gamitin. Para kasing hindi ito ang dala ko. Ang dala ko minsan, either ito or yung aking petroleum jelly. Yung silang dalawa, sobrang dami ng mga. Ang bango din kasi niya. So, ito, ginagamit ko ito usually. Siyempre, mainit. So, ang tendency ng pag mainit, ang skin natin is dry.
lalo na sa mukha, sa mga party ng kamay or siko, ito talaga ang aking ginagamit. Pag meron akong konting nagpapalit ng balat yan sa ilong, sa gilid. So, tataktan ko lang nito. Then, gamit ko rin ito sa kamay kasi mabango siya. Parang perfume cream. Yun, kaya nagustuhan ko siya. Yan. So, hindi mo wala. Then, third. So, ito rin. So, gaya na sabi ko, bukod yung aking makeup kit, makeup pouch, dito sa aking pang-emergency. Pang-emergency ko itong pouch na ito eh. So, kahit na wala akong, hindi ko nabaon yung aking makeup pouch, eh kahit ito, buhay na ako. I mean, magiging presentable ka na, diba? Dahil meron naman akong tinted parang BB cream. Then, ito, buhay na ako doon. So, sabihin, maayos na yung magiging itsura ko, diba? So, ito, itong lip and cheek pink by the face shop. Then, third, ito, sinaling ko lang siya dito. Pero, ang laman nito is yung face mist na Jeju Aloe Vera. Ito yung sinali ko lang. Sa ngayon, ang laman nito, itong CELETEQUE. CELETEQUE na high or hydration. Hindi mabasa. Hydration. So, hydrolyzed moisturizing mist. So, kahit naka-BB cream ako or makeup, mag-spray lang ako nito ng konti. Magiging refresh ka na kasi nga, medyo mist. Pag sabi mist, medyo basa siya, di ba? So, hindi naman humuhulas ng gano'y yung BB cream na to. So, yun, mag-spray lang ako pag naiinitan ako. All over my face. Pero hindi naman yung basang-basa, no? As, konting pisik lang. Yan, then, okay na yun. So, medyo malilesin na yung pagka mainit. Yan, ang daming laman. Then, ano pa naman ano ko? Meron din akong lip gloss or lip balm pa namin. Favorite ko siya, although, sabihin natin pambata siya. Bigay lang ng anak ko to. Actually, ang dami niya, iba-ibang flavor ng soft drinks. So, ito, lip smacker. Fanta. Ayan. Masarap siya lasang grapes. Kaya, pag medyo dry ang lips ko, ito lang gamit ko. O kaya yung petroleum jelly. Yan. Yun lang gamit ko. Then, third. Ay, hindi na yan. Marami na yan. Then, third. So, ang hindi rin nawawala sa akin is itong aking sanitizer. Ano ba ito? Bat and ano? Medyo bura na yan. So, bura din siya. Pero ano siya? Mabango din siya kasi. In a sense of champagne spark. Yan, medyo may glitters. Pero, ano siya? Sanitizer. Yan. Then, meron din akong ito. Ito lagi itong baon, pang fresh breath. Yan, syempre, pag mainit, medyo, ano ka na, uhaw or, ang tawag dun, kulang ka na sa tubig, so, ano ka na, dehydrate ka na, kumbaga, diba? So, pag ganyan dehydrate, medyo, syempre, nag-iiba na rin ang amoy ng ating breath, although, syempre, nagtutoothbrush naman ako, no, pagkatapos kumain. So, in case lang naman na hindi ka makapag-toothbrush or ano. So, ito. Ang emergency. Brush na eh. Ano bang pangalan nito? Swiss. Mouth spray. So, nabili ko ito sa Watson worth 150 ata. 100 plus na. Pero matagal yun itong gagamitin, di ba? Kulang ml ito. Yan. Then, ito. Gamot na Alaxan or by Jessica. Naubos na yung by Jessica. So, ito. Lagi ako meron akong gamot sa mga pouch. Then the last, ito na nakita ko. The last, itong, ang tawag dito, perdible. Yan, in case, diba? May masira o ano, may makukuha ka. Yan, so, yun lang ang laman ng aking, tawagin na natin, emergency pouch. Itong bag na to, diba? Pouch, bag, pouch nga eh. Ayun. Yan yung laman ng aking pouch na every time na gantong mainit. Although, everyday, dala-dala ko naman siya. Lagi lang yan nasa bag ko, kaya ang bigat na ng bag ko. Lagi nang mabigat kasi nga ang daming laman. Hindi ko alam bakit. Next time siguro papakita ko yung laman ng bag ko kung bakit ko nasabing mabigat. Pero sa ngayon, ito nga yung aking tinatawag na emergency pouch. Dahil ang laking tulong yan sa ngayong panahon ng tag-init. Ayan, so medyo malilesan yung ating uncomfortable situation, di ba? So, at least kahit mainit, medyo fresh pa rin yung dating mo. Di ba? Yung looks mo. Presentable ka pa rin.
at hindi halatang init na init ka, pawis ka, hanggang sa, ayan, kung ano, ipapay-pay ka lang. At least fresh na fresh ka pa rin kahit nasa init ka, nasa labas ka. Ayan, diba? Yun. So, basta ang importante lang, pag gantong summer, siguro dapat natin tandaan yung mga bagay na, or isipin natin yung mga bagay na dapat dalhin natin. Katulad nyo itong pumaypay. Ayan, importante yan, pumaypay. Then, yung pinaka-importante sa akin, yung pumaypay, yung sunblock, at the same time, tubig. Yung siguro, tatlong yan ang hindi ko makakalimutan talaga. At saka, alcohol yan. Pala-apat. So, pumaypay, sunblock, ano yun? Ano yung pangatlo? Alcohol at saka, ano yung sinabi ko na? Kalimutan ko. Tubig, yan. Tubig. So, pumaypay, sunblock, tubig, at saka alcohol. Yan. Yan yung apat na never kong kakalimutan. Parang hindi kompleto ang araw ko pag wala sila. So, usually kasi, bubunutin ko lang. If ever magpapalit ako ng bag, bubunutin ko lang siya. So, itatransfer ko sa ibang bag. Yan lang yan. So, bunot lang ako ng bunot. Yun yan. So, anyway, yan. Pagdating nasa bahay, chill-chill lang. Diba? Masarap kumain ng halo-halo, guys. Parang nagkikrib ako ngayon pag gantong tagi na init, diba? So, yan, nag-oil up na yung ilong ko. So, anyway, sana nakatulong ako sa aking mga tips, mga dapat natin tandaan kapag gantong tag-init, diba? So, yun. So, stay cool, diba, pag gantong summer. And stay fresh para lagi. At syempre, yung importante, laging maliligo everyday, ha? Pag gantong tag-init, dapat two times a day man lang maligo ka kasi talagang sobrang init, diba? Para maiwasan natin yung maka-disturb ng ibang tao. Alam mo na, maka-disturb ng ibang tao pag, syempre, pag hindi maganda yung amoy, yeah. Yun, medyo mahaba na rin itong sinasabi ko. So, sana talagang nagpaypayin. So, sana nakapagbigay ako ng reminder sa inyo yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin sa gantong init sa tagda. So, kung minatutunan ka, just give me some thumbs up, okay? Then, follow mo rin ako sa aking Instagram and Facebook, okay? So, again, thank you very much for watching and see you on my next video.